Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, karagdagang panayam kay former Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales na patungkol sa pagkakatalo nito sa Japanese fighter, Undisputed Super Bantamweight Champion na Oya Inoue. So ang ibabahagi ko lamang mga idol ay ang patungkol lamang sa nabanggit ni Marlon Tapales sa pagkakabagsak nga nito sa loob ng round 10, kung saan ngay marami ang mga bumabatikos na mahina lang naman daw ang naging patama ni Naoya Inoue. So courtesy of Play It Right TV, na ayon sa pag-uusap ni Marlon Tapales at Kinito Henson, ay nabanggit nga ni Marlon Tapales na mahina lang naman ang natanggap nitong suntok sa round 10. Aniya, hindi nga masyadong kalakasan at ewan nga raw nito kung bakit nga raw bigla ang umayaw ang kanyang katawan. So saad pa nga ni Marlon Tapales ay nahilong nga daw ito, at ang bilang ng referee at ang kanyang sarili ay kanyang nga raw pinapakiramdaman. So dagdag pa nga mga idol ni Marlon Tapales ay hindi nga daw nito kinaya pang makatayo na. So bagamat kaya nga raw nito natanggapin ang mga suntok ni Naoya Inoue, subalit tinalo nga lang daw siya sa bilis ng halimaw. So mapapanood nga mga idol ang buong video ito sa channel mismo ng Play It Right TV. Sa kabilang banda naman mga idol, bagamat natalo si Marlon Tapales kontra kay Naoya Inoue, ay binati pa nga din ito ni Angas ng Pinas, General Casimero. So ayon nga mga idol kay Quadro Alas, ay alam nga raw nito na pinakita ni Marlon Tapales ang kanyang best sa laban. Na alam nga rin ni Quadro Alas na nahirapan na nga raw si Marlon Tapales, subalit hindi nga daw ito sumuko. So naintindihan nga rin daw ito ni Quadro Alas ang hirap ni Tapales, dahil nga raw sa isang boksingero din siya. So saad pa nga ni Quadro Alas, malakas talaga si Naoya Inoue sa kanyang pinakitang laban. At kung sa bilis nga lang raw ang pag-uusapan ay na kay Inoue nga daw. Subalit kung pagdating nga raw kay Casimero ay walang panama nga daw si Inoue sa kanya. Pero pagdating talaga sa akin, ako yung boxer na hindi magpapatama. Gusto ko ako yung magbugbog. Ayaw ko yung mabugbog. So ayon pa nga rin mga idol sa pahayag na ito ni Quadro Alas, ay wag na nga raw i-bash si Marlon Tapales sa mga nangyayari. Yun ay ibaba si Marlon Tapales kasi lahat ng boxer pinaghirapan yan, at alam ko naman kahit manalo matalo may buzzer talaga. Samantala, live post-fight interview ni Naoya Inoue pagkatapos ng laban kontra kay Marlon Tapales ay nabanggit nga nito na tila option pa nga nito na labanan pa si General Casimero. So tinugunan nga din ito mga idol ng Japanese promoter ni Naoya Inoue na si Mr. Hideyuki Ohashi. So kalat na nga din ito mga idol ang patungkol sa pagbanggit ni Inoue kay Quadro Alas. Sa kabilang banda naman, dati na ngang inami ni Nonito Donaire Jr. sa isang pahayag sa ating kaibigan na si Pinas Boxing TV nung laban nga ni General Casimero, ay may special nga raw kay Quadro Alas na posibleng tatalo kay Inoue. Well idol, ganito nga na ibinida ni Donaire Jr. si Quadro Alas pagdating nga sa posibleng laban kay Inoue. So base na nga din sa ilang mga pahayag ng Japanese promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito, ay kailangan nga lang ay makapagbigay ito ng magandang laban sa kanyang next fight.